is kung gusto niyo ng perfect sex is kailangan maligo muna, hindi masarap ang mabantot. Hi guys, today, ngayong araw na to, it's a New Year's Day. Happy New Year. Maligayang bagong taon sa inyong lahat, mga guys. At maraming salamat nga pala sa mga tumatangkilik at nanonood sa akin. Maraming salamat po. Sa mga subscriber ko, maraming salamat po sa inyo. Pero ngayong araw na to, pag-uusapan natin is... Ang dami ko sinulat. Pero pag-uusapan natin ngayon, guys, it's all about sex. Siyempre, guys, diba, alam nyo naman, pag sex ang pinag-uusapan, hindi nakaka-bored. Hindi nakaka-boring, diba? So, guys, sunod tayo sa uso, no? Susunod tayo sa uso kung saan pag-uusapan natin ay ang sex. Marami ang tatanong sa akin, guys. Teka lang. Dahil nga ba masarap ang sex? Para sa akin, guys, na para sa akin, ang sex, ito yung pinaka masarap na luto ng Diyos. Diba? So, hindi ito dahil sa posisyon, hindi ito dahil sa mga style, sa mga sex position, o sa mga style nyo sa pag, I mean, sa pagsisex, it's not like that. So, ang ibig sabihin, kung gusto nyo ng masarap na sex, meron isang bagay, sabi nga sa scientific studies, ang pinakamasarap na sex sa buong mundo is yung baby making sex. So, paano mo magagawa yung baby making sex? Meron tatlong kategorya bago mo makuha o bago mo maramdaman o kung gustong maramdaman ang baby making sex is unang-una sa lahat is you are confident sa kapartner mo. So, ibig sabihin, confident ka sa pagmamahal o sa pagmamahalan nyo ng partner mo. So, ibig sabihin, yung kasex mo, dapat mahal na mahal nyo ang isa't isa. Yung trust, yung mga dapat na chemical ng pagmamahalan is nandun sa inyong relationship. Diba? So, pangalawa is confident ka na makabuo ng pamilya. So, ibig sabihin, guys, siguradong-sigurado ka na doon sa lalaki o sa babaeng kapartner mo, doon sa ginagawa nyo. At pangatlo, you are confident. Excuse me po. At yung pangatlo is you are confident na wala kang makukuhang sakit dun sa kapartner mo. So, ibig sabihin, wala siyang ginagalaw na iba o wala kang ginagalaw na iba. So, yung trust nandoon sa isa't isa. Diba? Pero guys, no, ano nga ba ang sex? Bakit nga ba masarap ang sex? At paano mo makukuha? At paano mo malalasap? At paano mo na mararamdaman ang sarap ng sex? Siyempre, guys, meron akong hinanda dito. Ayan, tcharan! May kote ko kasi minsan na, ano ko, minsan na nakakalimutan ko. Ayoko naman masyadong magmagaling, di ba? Siyempre, hindi ko naman makakapsyado lahat, kaya gumawa ako ng kote ko. Una-una sa lahat, guys, kung gusto nyo ng perfect sex is kailangan maligo muna, hindi masarap ang mabantot. Guys, totoo yun, guys, no? Dapat, kung makikipag-sex ka, hindi ka amoy pawis, hindi ka amoy suka, hindi ka amoy imbornal, hindi ka amoy tae. So, dapat, guys, kung gusto mo makipag-sex sa minamahal mo o sa isang tao, dapat presentable ka. Kailangan mabango ka. Kailangan mas maganda ka, bagong ligo ka. Di ba? Para mas ganahan pa yung partner mo sa pakikipag-sex sa'yo. You know what I'm saying, homie? Intindihan niyo naman ako, di ba? Pangalawa, dapat magpainit muna, hindi yung pasok agad. Meron kasi, guys, na ibang tao, especially lalaki, parang, alam mo yun, parang bagong laya lang sa kulungan na gustong bumira ng bumira agad. Magpainit muna kayo, guys. Kailangan, parang ano yan, parang sasakyan. Kailangan, i-start mo muna yung makina at painitin mo muna yung makina mo bago mo i-andar.
'di ba? Hindi 'yun papasok mo agad. 'Di ba? Kailangan romansahin mo muna. Kailangan palabasin mo muna 'yung mga pawis-pawis niyo, hindi 'yung bibira-bira agad, 'di ba? Pangatlo, guys. Tandaan niyo 'to ha. Tandaan niyo 'yung mga sinasabi ko. Pangatlo, huwag iiyak. Kapag nasaktan, ginusto mo 'yan. Especially sa mga babae, guys. Pag nakuha 'yung virginity nila, iiyak na 'yan. Akala mo nawalan ng 1 million. Hindi, joke lang. Hindi, totoo lang. Talaga naman dapat na iyakan nyo kasi napakahalaga nun, di ba? Napakahalaga sa isang babae nun. Pero, sana naman, isipin naman ng mga babae dyan na ibinigay mo yun. Kapag nasaktan ka, huwag kang iiyak. Di ba? Dapat, dapat isipin din ng mga babae na ibinigay mo yun ng kusa. Ibinigay nila yun ng kusa. So, sa mga lalaki naman, dapat pag binigay sa'yo, huwag mong maabusuhin. Yun di ba kasi inaabuso eh, akala mo kung sino na, nakuha niya lang yung virginity nung girlfriend niya, akala mo kung sino na. Di ba, ganun di ba? Tanya na nang gago. Pang-apat guys, pang-apat is, huwag kang magmumura kapag sasarapan ka, wala kang kaaway. Guys, no, maraming nakikipag-sex, o maraming nakikipag-talik na makapagmura wagas. Akala mo, nakikipag-away. Sige, putak. Guys, okay lang na magmura, no? Huwag naman masyadong exaggerated. Di ba? Yung kala mo kasi parang, yung iba parang kala mo, actor dun sa mga actor or actress dun sa mga porn movie. Huwag kayo magmura masyado, guys. Mas maganda yung mas maganda yung iba na lang sinasabi nyo instead na magmura. Pwede kayo magmura, pero yun, huwag naman masyadong redundant. Di ba? Yung masyadong dikit-dikit yung mura. Tanginamutang. Di ba? Parang ang pangit naman yun. At yung pang-lima is, huwag banggitin ang nasa itaas. Hindi siya kasali. Yan. Tandaan nyo yan, guys. Ay. Pag nangyipag-sex kayo, huwag nyo nababanggitin yung nasa taas. Kasi nananahimik yan. Oh my God! Di ba gawa ganun? Pero okay lang yung ganun. Kasi normally, normal naman yun. Di ba? Pero huwag masyadong banggitin yung nasa taas. Yung pang-anim, guys, is huwag magmadali. Hindi ito karera. Yun iba, kung alam mo, nakakarera na kama. Guys, sa mga lalaki dyan, huwag niyong mamadaliin yung mga ganong sitwasyon. Dapat binibigyan nyo rin sila ng yung partner nyo, dapat binibigyan nyo rin sila ng magandang satisfaction. You know what I'm saying? So kailangan yung paglabas nila ng pintuan is hanggang dito yung ngiti, hindi yung nakasimangot. Kasi yung iba kasi guys, totoo lang. Parang kala mo nasa karera na. So guys, kailangan bigyan natin sila ng magandang, alam mo yun, action. Diba? Hindi yun the end agad. Yung pampito, huwag magkwentuhan habang nagsisex. Wala kayo sa park. Totoo yan guys. Meron na mga tropa na gano'n na nagkikwento nila habang nagsisex sila, habang nakapasok. Nagkikwentuhan pa ang mga gago. Sabi ko, tayo na naman pinagkakwentuhan niya. Tinatanong daw nung isa na ano, masarap ba ako? Umuhungol na nga yung babae, tatanungin mo pa kung masarap. Anong masarap ako? Hindi na dapat tinatanong yon, guys. Pero kung playboard talaga sa inyo yan, kung playboard talaga ng mga sex life nyo yan, it's okay, it's fine, it's free. Wala problema dyan. Pero wag naman masyadong obvious, diba? Kasi minsan nakaka-umay natin yung ganun tanong eh. Natangin na. Diba? Ungol na nga ako ng ungol, tapos sasabihin mo, tatanong mo pa kung masarap ba ako. Yeah. Yung pang-8, huwag umungol ng malakas. Nakakahiya sa
kabila. Totoo yun, guys, no? Mas okay yung medyo-medya lang. Kasi especially dun sa mga ding-ding lang ang pagitan. Diba? Minsan nakakaya sa kapitbahay na umuungol ka ng tapos naririnig nila, diba? So, kailangan, guys, magpaalam kayo sa kapitbahay nyo. Na, uy, mare, aaring ako ng asawa ko ng gantong oras, ha? Uungol ako ng gantong oras, ha? Pasensya na kayo, takpan nyo yung tenga nyo. Hindi, joke lang. Pero, I mean is, dapat, maging responsable tayo sa mga ganyan bagay. Lalo-lalo na pag may mga kapitbahay tayo. Number 9, bilisan kapag labasan na. Yan. Yan, guys. Especially sa mga lalaki na katulad ko. Minsan kasi na gusto mong ibigay yung satisfaction na gusto mong ibigay sa babae. Kasi minsan may mga guy na madaling labasan. So, gusto nilang binibitin. Kumaga, lalabasan na sila, iugutin nila para medyo matagal. Pero guys, sa totoo lang, pangit yun. Pag lalabasan ka na, iputok mo na. Diba? Ganun lang yun. Lalabasan na. Parang ano, parang may round 2 pa naman, may round 3 pa naman. Putang ina. Basta yung budget nyo, 6 hours. Pero pag 3 hours, alam ko lang, kulang yun eh. At yung panguling huli, no? Iputok sa loob, sayang ang bata. Excuse me, no? Para sa akin, guys, depende pa rin to. Depende pa rin sa sitwasyon. Unang-una sa lahat, guys, pwede mong iputok sa loob kung talagang matatag na kayo dalawa or mag-asawa na kayo. Pero kung mga minor na edad pa lang kayo, like 17, 18, 19, or 20, tapos wala pa kayong magandang trabaho or wala pa kayong stable life or financial, stable na makukuha ng financial. Diba? So, mas okay na gumamit kayo ng mga like condom, ng pills. Para naman at least, kasi marami talagang mga kabataan ngayon ang nagkakaroon ng maagang anak. Pero hindi ko naman sinasabi na masama yun. Pero para sa akin kasi, mas maganda yung ready. Ready yun. Meron kayong magandang hanap buhay, meron kayong bahay, meron kayong financial, alam mo na yun. Diba? Yung makukuna ng pagkain. Tapos yung future para sa magiging anak nyo. Ang sinasabi ko dito is, kung gusto nyo iputok sa loob, walang problema dyan. Basta, meron kayong pansuporta. Diba? Yun lang yun, guys. So, yun yun, ano, yung kung gusto nyo ng perfect sex, eto. Basahin nyo yan. Diba? So, yun lang, guys. No? Sana may natutunan kayo sa mga sinabi ko. And I hope na kahit na ganito yung mga sinasabi ko, meron pa rin kabuluhan para sa inyo. So, yun lang, guys. Maraming salamat nga pala sa mga nag-subscribe sa akin. Happy New Year. I'm sure 17,000 subscribers na po tayo. At sa dami-dami nung subscriber na yun. Hindi ko alam kung paano kayo pasasalamat sa isa-isa. Pero, maraming salamat. So, yun lang, guys, no? Don't forget to subscribe to my channel, comment down below, and give me a big thumbs up. Katanang ilong ko. May nakakalala sa akin. Yun lang, guys, and let's go!